maniniwala ka ba, Paps, kung sasabihin ko sa'yo na ginawang komplikado ang pag-aalaga ng hito ay para mas kumita sila? Para mas kumita ng malaki yung mga may mga bagong technology na ini-introduce. Yung may mga bagong mga gamot na kailangan mong bilhin para mabuhay ang iyong alaga. At yung mga technicians na pinakawalan nila ay kumita rin. Panoorin mo, Paps, ang videong ito hanggang dulo para mas magkaunawaan tayo. Marami na ang nakipagsapalaran, marami na ang sumubok na mag-alaga ng hito sa concrete pond, pero mas marami ang kwento ng failure kumpara sa successful. Bakit ganun ang nangyayari? Marami na sa mga kababayan natin ang nag-undergo, umattend ng mga seminars sa paghihito, pero may nabalitaan ka na ba na bumalik at nagkwento ng kanyang success sa pag-aalaga nito? Meron ba? O wala? Kung meron man, isa, dalawa. Out of 100, meron dyan, isa, dalawa, tatlo, apat lang ang nag-success sa pag-aalaga ng hito. Yan ang malaking tanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi nag-e-expand o hindi lumalaki yung production ng ating hito industry. Paalala lang, mga Paps, ang mga impormasyon na matutunghayan nyo sa videong ito ay base lahat sa sariling pananaliksik at karanasan sa pag-aalaga ng hito. Malaya kayong magsagawa ng inyong sariling pananaliksik para sa inyong sariling kakontentuhan. Maraming salamat po. Marami ng mga seminars na idinaos kagaya ng Department of Agriculture, meron dyan yung BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsagawa ng ganitong pag-aaral at seminar sa mga kababayan natin. Pero meron ba tayong nakitang bumalik at nagsabing successful sila sa kanilang pag-aalaga ng hito ayon sa natutunan nila doon sa mga seminars? Kung meron man, ilan sila? Mga Paps, samahan nyo ako, pag-usapan natin kung bakit maraming kwento ng failure ang mga hito farmer sa ngayon. Ito yung nangunguna sa dahilan na nakita ko bakit failure yung mga kababayan natin sa pag-aalaga ng hito ay dahil ginawang komplikado ang pag-aalaga ng hito sa concrete pond. Yung simpleng pag-aalaga na nasimulan na noon-noon pa, sa ngayon ginawang komplikado na. So ang hirap sundan. Maniniwala ka ba, Paps, kung sasabihin ko sa'yo na ginawang komplikado ang pag-aalaga ng hito ay para mas kumita sila? Para mas kumita ng malaki yung mga may mga bagong technology na ini-introduce, yung may mga bagong mga gamot na kailangan mong bilhin para mabuhay ang iyong alaga. At yung mga technicians na pinakawalan nila sa industriya ay kumita rin. Panoorin mo, Paps, ang videong ito hanggang dulo para mas magkaunawaan tayo. Ganito ang sistema, mga Paps. Kung ikaw ay baguhan sa pag-aalaga ng hito o magsisimula pa lang na mag-alaga ng hito, of course, gusto mo makapag-attend ng seminar para sa ganun ay magkaroon ka ng basic knowledge doon sa pag-aalaga. So maghahanap ka ngayon ng mga seminar na pupuntahan. Pagka ang napuntahan mo, private ang nagkandak ng seminar, tiyak yun, magbabayad ka, may registration niya. So doon pa lang, mamuhunan ka na. Kasi sinasabi nila, invest on knowledge. Okay? Ngayon, pag natapos mo yung seminar, magsisimula ka na ng pag-aalaga. So mamumuhunan ka na, gagawa ka na ng ganitong concrete pond. Kung ano yung design na sinabi doon sa seminar, yun ang gagawin mo. Halimbawa, square ang sinabi doon sa seminar nyo, square pond ang gagawin mo. Kung rectangle, rectangle pond ang gagawin mo. Kung round o yung circular pond, circular ang gagawin mo. Minamanipula ka na nila. O, diba? Ngayon, kukuha ka sa kanila ng fingerlings. Negosyo. Tapos, para tuloy-tuloy, sasabihin nila sa'yo, kunin mo silang mentor. Pero hindi naman sila direct na magsasabi na kukunin mo sila para i-mentor ka sa inyong pag-aalaga. Kundi syempre, dahil doon ka nag-seminar, matik yun, sila na ang tatawagan mo para turuan ka kung paano kung nagka-problema ka. Dahil nga sa panahon natin ngayon ay lumalaki na yung market ng hito, kaya ang ini-introduce nila sa mga seminars ngayon ay yung mass production, yung mas maraming production ng hito. So dito na ngayon nagkakaroon ng komplikasyon dahil kailangan mo dito, ang sinasabi ng mga naunang nagse-seminar ay kailangan mo lang dito 35 hito per square meters.
'di ba? O 40 o 50, hanggang ganun lang. Ngayon ang nangyayari sa mga seminars na ini-introduce na nila ngayon ay pwede kang maglagay dito. 9 square meters 'to. Ang sinasabi nila, pwede ka nang maglagay diyan kahit 3,000 fingerlings. 'Di ba? 3,000 fingerlings para mga bulatin na 'yan na nagkaganyanan dito sa 9 square meters, yung 3,000, 5,000 fingerlings. Kaya doon pumapasok yung sinasabi ko na nagiging komplikado na. Kasi kung ikaw ay nagsisimula pa lang, ang tawag niyan, backyard farming. Isang butas ka lang o dalawang butas ka pa lang. Ngayon, kung yung volume mo naman ay ganun ka-intense, eh hindi na yan backyard farming, commercial na yan. So, a-applyan mo naman siya ngayon ng mas intense na pag-aalaga. Ngayon, yan na yung ini-introduce ng mga bagong technology. Kung ikaw ay backyard farmer ka lang, syempre, yung pansariling consumption pa lang ang gagawin mo, parang trial mo, kang papasok dun sa large scale na pag-aalaga. Doon ka muna sa backyard talaga. Ngayon, ang gagawin mo, simple lang yung gagawin mong pag-aalaga. Meron lang tubig yan, malinis, tapos yung density niya, kung sinabi ng DFAR, halimbawa na 35 o 40 per square meter, yun muna ang gawin mo. Huwag mo munang i-adapt yung sinasabi nila ngayon na intensive hito farming. Dahil, tiyak ko, diyan ang tinatawag na failure para sa'yo. Doon ka muna dun sa simple na pag-aalaga ng hito para at least magamay mo muna bago ka pumasok dun sa malaking o yung intensive farming. Kasi nga, baguhan ka pala tapos i-adapt mo na agad yung natutunan mo sa seminar. Wala na. Finish na tayo dyan. Ito talaga ang sinasabi ko. Beginner ka, first timer ka, pumasok ka sa intensive hito farming, big F ka na dyan. Failure ka dyan. Tiyak ko yan. Dahil nga hindi mo pa nagamay yung sistema ng pag-aalaga, tapos nagsimula ka sa marami. Okay lang kung madami kang kapital. Kung anytime pwede mong tawagan yung technician mo, anytime pwede kang makabili ng mga gamot para doon sa pond mo, at least, masurvive. Pero pagka beginner ka talaga, huwag kang magsayang ng pera. Magsimula ka sa maliit bago pumunta sa malaki. Ang nangyayari kasi dyan, either nag-seminar muna tayo, tapos nanood na tayo sa social media. Nakita na natin yung mga ini-introduce nila na mga papaano mag-alaga ng hito. Pero karaniwan na mapapanood natin sa social media ay yung large-scale farming na yan. So hindi natin pwedeng i-adapt tayong mga maliliit na backyard hito farming yung mga sistema na ginagamit nila doon. Dahil yun, imalakihan na yung breeding system nila, malamang nasa concrete pond, tapos yung grow out nila na andun na sa earth pond. So malakihan na sila. Ano na nga dyan eh, million na yung mga grow outs nila dyan. Tapos yun ang pinapanood natin, ay wala na. Yung sistema nila doon iba. Kasi yun, dahil malaki na sila, sa mga butas-butas na nilagay ito, kahit kumita lang sila ng maliliit, pag pinagsama-sama nila, malaki rin ang income nila. So, hindi sila nalulugi. Nalugi man sila, at least kumita na sila nung mga nakaraan. Dahil yan ay umugat na. Kung bibilangin mo, baka 7 years, 10 years, or more, silang nag-aalaga ng hito. Hindi kagaya natin, nagsisimula tayo, tapos silang pinapanood natin, ina-adapt natin yung sistema nila. Wala na. Hindi natin kayang i-adapt yung sistema nung large scale hito farming kung ikaw ay backyard. Sabi ko nga, maliban kung mapera ka, kung kaya mong i-afford lahat yon, okay lang naman, i-adapt mo yung sistema nila. Eto naman yung sikreto ng mga technicians. Pero wala akong pakialam sa inyo, mga technicians kayo. Anak buhay ninyo yan. Correct me if I'm wrong. Kasi after nung seminar, nagsimula ka na mag-alaga ng hito. Ngayon, pag nakaka-encounter ka ng problema, tatakbo ka ngayon doon sa mga technicians mo. Ngayon, pagka tinawagan mo yan, sabihin, ay, hindi ako makakapunta dyan dahil nandito ako sa ganito. Tapos, itetext ka na lang kung anong gagawin mo. Pagka hindi umubra yung sinabi nilang gagawin mo, nagkamatay na yung hito mo, saka sila mag-a-appear. Ngayon, anong sasabihin nila sa'yo? Ay, ganito ang gawin mo. Okay, magre-recommend na ng mga gamot, o bumili ka ng ganito, kailangan natin ng ganitong gamot. Ang pinupunto ko dyan, bibili ka ng gamot sa kanila, babayaran mo yung technician nila, sinong kumita? Diba sila? Eh ikaw, habang yung mga alaga mo nagkakamatayan na, hindi pa rin nagpapakita yung technician mo, kasi nga,
kailangan medyo lumala pa ng konti yan bago siya magpakita o bago siya magpa-picture. Para sa ganon, mangyari, pagka nag-survive yung mga alaga mo, ang laking utang na loob mo sa kanila, magbabayad ka. Kahit papaano. Yun namang mga manufacturers ng mga gamot na ini-introduce sa market ngayon, ay talagang dinesign nila ng maigi yan. Unang-una, sabi nila, pwede ka na mag-alaga ng hito, makakatipid ka na sa tubig, no change water. Okay, mag-aalaga ka naman, talagang no change water yan. I-introduce nila ngayon yung mga gamot na ilalagay mo dyan para yung tubig ng pond mo ay magiging conducive doon sa mga alaga mo. So, hindi sila mamamatay. Pero once na tinigil mo na yung gamot mo na yan, tiyak yun, patay yung mga alaga mo. Ngayon, dahil doon sa no change water, kaya doon nagiging komplikado ang lahat. Dahil yung mga hito natin, gusto nila malinis na tubig. Ngayon, kung hindi ka nagpapalit ng tubig mo hanggang harvest, doon nagkakaroon ng mga komplikasyon, yung mga problema lumalabas dyan. Kasi tumataas dyan yung ammonia, tumataas dyan yung pH level, alkalinity, yung acidity, tapos yung salinity, lahat na. Naipon-ipon na sa pond mo dahil wala kang pagpapalit ng tubig. Pagka tumaas yung ammonia, eto ang lalagay mo na gamot. Diba? Bibigyan ka ngayon ng kung ano-anong mga gamot. Kapag tumaas ang pH level, ibang gamot na naman ang i-introduce sa'yo. Meron din namang gamot na all-in-one na andun na, pero mas mahal ng konti. So doon sa mga paraan na yon, kaya pinag-aralan talaga nila kung ano yung mga problema, din gumawa sila ng gamot, at least kikita sila sa bagay na yan. So hindi naman natin sila masisisi dahil ano nga yan, manufacturer nga yan. Nag-iimbento nga sila ng mas maigi para at least yung mass production ay mapalawak. Yung nga lang, ang sinasabi ko, madaming failure yan. Kasi pagka nag-failed ka doon sa control ng ammonia, tiyak yun, ano na yan, tuloy-tuloy na yan. Malalagas na yung alaga mo dyan. Pag nag-failed ka doon sa pH level na required, tiyak yun, lagas na naman yung alaga mo dyan. Pag nag-failed ka doon sa acidity, ganun din ang mangyayari yan hanggang maubos yung alaga mo. Ngayon, naubos yung alaga mo, na problema ka na, nalugi ka na, sinong kumita? Sila. Tuwa sila. Sabihin sa'yo, mali yung sistema mo, mag-start ka ulit. Uulitin mo na naman yung process, uulitin mo na yung lugi mo, hanggang sa masaktan ka na masaktan, failed ka na. Ayun, balik zero ka. Back to zero ngayon tayo. Ngayon, ano yung pinopoint out ko dyan? Ginawang medyo komplikado ang pag-aalaga ng hito para tangkilikin mo na bilhin yung kanilang produkto. Na malamang, ang mangyayari dyan, nalugi ka, panalo sila. Kumita ka, panalo pa rin sila. So, twice silang manalo kumpara sa'yo. Having said all of that, Paps, eto naman ang mai-recommend ako para sa'yo. Kung ikaw ay nagsisimula, o kung ikaw ay isang backyard hito farmer, eto ang gawin mo. Magsimula ka sa simpleng paraan. Hindi mo muna kailangan yung mga intensive hito farming na yan. Mag-research ka doon sa simple na pagsisimula. Mag-research ka para doon sa maliit pa lang na simula. Ang susi sa lahat ng problema sa pond, gaya nito, concrete pond, ay yung malinis na tubig at tamang drainage system. Ngayon, lahat ng problema sa pond, yung mataas ang ammonia level, pH level, acidity, alkalinity, iyan ay magagamot lahat ng malinis na tubig. Kailangan regular yung pagpapalit mo ng tubig. Dahil pag malinis ang tubig mo, ito ang mga benefits niyan. May iwasan mo yung pagkaubos ng dissolved oxygen sa pond mo. May iwasan mo yung pag-level up ng ammonia. May iwasan mo yung pag-level up ng pH level. May iwasan mo yung acidity. May iwasan mo yung alkalinity. Dahil nga, laging fresh yung gamit mo na tubig. Pati yung fungus na papatay sa mga isda mo ay may iwasan mo pag malinis ang iyong tubig. Ang hindi lang magagamot ng malinis na tubig ay yung overfeeding. Kasi wala nang kinalaman yung tubig pagka nag-overfeed ka, pag masyado ng marami yung ibinigay mo na pagkain para sa mga alaga mo. Yun ang hindi naman may iwasan ng tubig. Kaya kung pag-aaralan natin na mabuti, lahat ng problema sa pond na na-encounter natin yan ay halos lahat nagsisimula sa maruming tubig. Kaya importante na ma-maintain natin
na malinis yung tubig natin. Yung mapagkukuhanan natin ng malinis na tubig. Kaya mga paps, kung titingnan natin dun sa bigger outlook, ay parang ano yan, manipulated yan. Ginawa nilang komplikado yung pag-aalaga ng hito para sila ay kumita. So ano ba yung recommendation natin pagdating sa mga ganitong bagay? Kailangan ba natin i-adapt yung bagong sistema? Oo, kailangan natin i-adapt yung bagong sistema. Pero hindi tayo na mga beginners. Hindi tayo na mga freshman. Ah, diba? Hindi tayo yung mag-a-adapt ng bagong sistema dahil nga kailangan muna dyan ng mas malaking pera. Pera-pera na yan. Kaya kung beginner ka, magsimula ka sa maliit na pan. I-test mo yung kakayahan mo. I-test mo yung sarili mo. Kung kaya mo, kung ito ba ay passion mo para ka magtagumpay sa hito farming. So overall, i-recap natin mga paps. Kung gusto mong hindi ka failed at maging successful ka sa hito farming, pagka newbie ka, kailangan mo lang magsimula sa simple. Meron kang pond ng ganito, maayos yung design, maayos yung pinagkukuha na mo ng tubig, malinis. So hanggang dun lang muna tayo. Kahit yung isang cycle lang ng pag-aalaga, gawin mo lang simple yung sistema mo. Huwag ka munang papasok doon sa intensive hito farming. Kasi pag pinasok mo na agad yan, pag inadapt mo na agad yung mga technologies na wala ka pang idea kung paano mag-alaga ng hito, tiyak yon, failed ka. Ito paps ang conclusion natin dyan. The higher the density, the higher the risk, the higher the problems you will encounter in your hito farming. Yung mga bagay-bagay na simple, huwag natin gawing komplikado. Mas simple, mas kokonti problema mo. Mas komplikado, mas marami ang problema mo. So, yan mga paps, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga walang kwentang video. Sana nakapulot ka kahit konting aral sa pagsisimula ng hito farming. Peace yo, babush!